sa mga nais ng simula ng kanilang pagninilay ngayong Semana Santa, tampok sa malolos Bulacan ng mga life-size na imahe ng mga santo at ilang tagpo sa Biblia. Silipin yan sa balitang hatid ni Marie Sumali. Hindi na lang sa mga prosesyon tuwing Miyerkules at Biyernes Santo matutunghayan ang mga life-size images na ito ng mahal na pong Hesukristo, Birheng Maria at iba pang mga santo. Dahil isang buong linggo itong maaaring mabisita, madasalan at mapagnilayan sa hapis exhibit na matatagpuan sa Santa Isabel Parish sa Malolos, Bulacan. Tamang-tama lalo't dalawang linggo na lang bagong Semana Santa. Unang sasalubong sa inyo sa pagpasok sa exhibit ang tagpo ng kasalan sa Kana kung saan nagmilagro si Jesus at ginawang alak ang tubig. Matapos maubusan ng alak ang mga bisita, nariyan din ang pagtukso ng Diablo kay Jesus, ang pagbabagong anyo ni Jesus sa Transfiguration. Sa sentro ng hall na ito naman tampok ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na kumakatawan sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas o simula ng Semana Santa. Nariyan ang paghuhugas ni Jesus ng paa ng mga apostoles na isa sa mga leksyong iniwan niya na patuloy na magsilbi kahit wala na siya. Nariyan din ang sarili nilang bersyon ng huling hapunan. Walang mesa pero hawak ni Jesus ang kopa at napapaligiran siya ng kanyang 12 apostoles. Makikita rin ang panalangin sa halamanan o agony in the garden kung saan nagdasal si Jesus sa Garden of Gethsemane bago ang kanyang pagpapakasakit. Nariyan din ang pagdakip kay Jesus matapos siyang ipagkanulo ni Judas. Sinundan naman ito ng paghampas at pagliba kay Jesus. At sa tindi ng hampas na kanyang tinamo ay makikita ang panlulupaypay ni Jesus. Nariyan din ang tagpo kung saan itinatwa o ikinaila ni San Pedro ng 3 beses si Jesus bago tumila o kamanok. Mayroon din tagpo ng paghugas kamay at paghatol ni Pilato kay Jesus. Mga sunod-sunod na tagpo sa Via Dolorosa, kabilang ang pagtatagpo nila ng kanyang inang si Maria. Ang pagpako kay Jesus sa krus kung saan ipinaubayan niya ang ina sa pinakamamahal na apostol na si San Juan. Ang tagpo na ipinatong ang patay na Jesus sa kandungan ng kanyang ina. Sa hall naman ito matatagpuan ang Santo Sepulcro o libingan ni Jesus. Ang kwento ni Hesukristo ay hindi nagtatapos sa kanyang pagkamatay. Kaya dito makikita ang kanyang muling pagkabuhay, ang resurrection of our Lord Jesus Christ. Ito pong imahen na ito ay 150 years old na. At dito rin po sa hall na ito matatagpuan ang pinakamatandang imahen sa buong exhibit, ang San Pedro Apostol na 400 years old. Natutulungan yung mga deboto namin dito kasi pag ginagamit lang siya sa procession, napakabilis ng pacing para mabalik-balikan nila yung mga eksena nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ika-anim na taon na itong ginagawa ng konserhe santo para mas mailapit sa tao ang mga imahen. 64 na tagpo ito kung saan ipinahiram ng mga kamarero ang mga imahen. Libre ito at bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, mula kahapon hanggang sa April 7. Marie Umali, GMA News.